It takes a village to raise a child. Ibig sabihin, mga parents and teachers, hindi lang po ang tahanan at child development center ang may responsibilidad sa mga bata. At upang makamit po nila ang kanilang full potential, kailangan din po natin ng suporta mula sa pamahalaan at mga pribadong ahensya. Nang layunin ay pangalagaan ang mga bata. Hello po mga nanay, tatay at teachers! Ako po si Jane Castaneda, ang katuwang po ninyo sa isang araw na nag-uumapaw ng makabuluhang lessons at bagong ideas. Maraming mga institusyon ang magkakatulong para gumawa ng mga programa na aalalay sa mga bata habang sila ay lumalaki. Yan po ang i-discuss natin ngayong araw, kasama ang ating mga bisita mula sa gobyerno at pribadong sektor. Oh, excited na ba kayo, parents and teachers? Okay, simulan na natin ito. Bukod sa pag-aalaga at pagsuporta sa mga bata, may iba pa rin mga aspeto na kailangang kunan ng kanilang mga komunidad. Dahil hindi naman lahat ng bata ay may maayos na tahanan at supportive na environment, mayroong mga sangay ng gobyerno at pribadong organisasyon na tumutulong na punan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Isa na po riyan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sinisiguro ng DSWD na nakakamit ng mga bata ang tamang nutrisyon, pangangalaga at proteksyon sa pamamagitan ng kanilang mga programa. At para po i-discuss sa atin itong mga programang ito, syempre nag-imbita kami ng isang kaibigan mula sa DSWD para tulungan tayo. Hello po! Magandang araw po! Magandang araw sa iyo, Jing, at magandang araw din po sa lahat. Hoy, meron lang po kaming ilang tanong tungkol sa mga serbisyo at programa ng DSWD para sa mga bata. Ano-ano po ba yung mga serbisyo ng DSWD na maaaring ma-enjoy ng mga bata at yung kanilang mga pamilya? Yes, Ms. Jing, maraming serbisyo at programa ang DSWD. Unang-una, meron tayong statutory programs. Ito yung mga serbisyo na ayon sa pagkakalikha ng batas, no? Katulad ng mga daycare centers at iba pang uri ng programa na patungkol sa early childhood care and development. And then pangalawa, meron din tayong specialized program katulad ng Kalahi Seeds, Sustainable Livelihood Program at lalong-lalo na ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ako, ang dami naman palang mga programa ng ahensya para sa mga bata. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng kaunting background lang para sa mga ito? Yes, Ms. Jing, marami talagang programa at serbisyo at DSWD, lalo na patungkol sa mga mahihirap na pamilya at ang ating mga kabataan. Ang maaari ko nga lamang ibahagi ay ang patungkol sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program or tinatawag na 4Ps. Ang 4Ps ay isa sa pinakamalaking programa ng DSWD na kung saan ito ay ini-implement sa buong bahagi ng Pilipinas, sa halos buong bahagi ng Pilipinas, no? At ang layunin ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay human capital investment. Tinitingnan natin ang kahalagahan ng pag-aaral at kalusugan ng ating mga bata at kabataan. Ito ay nagbibigay ng educational grant at health grant sa bawat pamilya na mahihirap na napili ng programa. May proseso kasi kaming pagdating sa pagpili ng mga benepisyaryo, meron tayong national process. To ang tawag dito ay National Household Targeting System na kung saan buong bahagi ng Pilipinas ay pinupuntahan at sinasurvey para makita kung sino ang mga household na mahihirap at sino rin ang mga household na may anak na bata. Ibig sabihin natin, ang bata ay nandoon sa edad na 18 years old pababa. So kapag ka ang pamilya ay mahirap at may bata pa na kasalukuyang nag-aaral, iyon yung binibigyan natin ng Pantawid Program. Pagdating sa programang Pantawid Program, lahat ng kanayunan, lahat ng munisipyo,
lahat ng probinsya maliban lang sa Batanes ay pinupuntahan ito at gumagawa ng survey. Sinasurvey ito kung sila ay nasa estado na mahirap na pamilya na nakatira sa ating mga kanayunan. At pag sila ay na-identify, magiging bahagi sila ng programa. May limitasyon lang tayo. Ang kasalukuyang target ng Pantawid program ay 4.4 million household. At sa loob ng 4.4 million household na yan, mayroon tayong 8 million na mga kabataan na sinusuportahan ng Pantawid program. It may not capture all the needs, no, in terms of education, but it adds on to the budget of the family, no, to supplement the health and education needs of children. Wow, ang galing naman po niyan. Pero syempre po, noon, itong mga on-ground projects pong ito, ay madaling yun na ipatutupad. Pero ngayon po, na pandemya, alin po sa mga programang ito yung nananatili at napapagpatuloy pa rin? Yes, Ms. Jing, tuloy pa rin at hindi humihinto ang programa at serbisyo ng ating pamahalaan. Kami sa DSWD, patuloy namin ginagampanan ang mga gawain, no? Katulad ng patuloy na pag-conduct ng family development session for the household parents, no? Kung hindi man kami nakapag-conduct sa komunidad, kasi ito, Ms. Jing, community-based education program for parents ito. But now that there is pandemic, nag-develop kami na virtual ito. May tinatawag kami na e-family development session. Maa-avail ito sa website, sa Facebook ng Pantawid para doon mismo a-attend ang mga magulang, no? Ngayon, katulad ng DepEd, meron din silang alternative learning mode in terms of education of children, di ba? Nasa website na rin yung kanilang pag-aaral. Ang lahat na ito ay umuugnay sa kasalukuyang sitwasyon at patuloy kami na nagmo-monitor pa rin ng kanilang compliance sa mga conditionalities para patuloy pa rin silang makatanggap ng patuloy na tulong mula sa gobyerno. Ms. Ching, sa mga serbisyo at iba't iba pang programa ng DSWD, narito ang ating iba pang mga kaibigan na siyang magpapaliwanag ng lubos. Magandang araw, Ms. Jing, at sa mga nanonood nating mga magulang, mga teachers, at mga nag-aalaga ng bata. Isang mandato ng Department of Social Welfare and Development or DSWD ang pangalagaan, proteksyonan, ang karapatan ng tinatawag nating vulnerable sectors at kabilang dyan ang mga bata. May iba't ibang opisina po ang Department of Social Welfare and Development at kabilang po dyan ang opisinang kinabibilangan ko, ang Program Management Bureau. At ang akin pong mga ibabahaging impormasyon ay mga programa na sinusupervise ng Program Management Bureau. Ang ilan po sa pinakamamahalagang programa ng Program Management Bureau ay ang Supplementary Feeding Program, o maikling tawag natin dyan ay SFP, no, yung kanyang acronym. Meron din po tayong programang tinatawag nating adoption, foster care, at residential care services for children. Marami pa pong ibang mga programa ang DSWD, subalit ito pong mga nabanggit ko ay yaong mga serbisyo na direktang benepisyaryo niya ay mga bata at ang kanilang mga pamilya, na ang nagsasagawa po ay ang DSWD. Katuwang po dito sa malaking bahagi ay mga local government units at mga non-government organizations. Magandang umaga, Jing.
sa mga magulang at sa mga teacher. Ako po si Elma Salamat ng Social Technology Bureau ng DSWD. Ang Social Technology Bureau po ay isa sa mga opisina ng DSWD na siyang gumagawa ng mga bagong programa para sa mga sektor na nangangailangan. At isa po dito ay ang Salin Lahi or Samabadyang Localized Intervention for learning approach for indigenous people. Ang Salin Lahi po ay na-pilot test sa tatlong rehiyon, ang Region 3, 4A at NCR. Ito po ay para sa mga batang 0 to 4 year old or hanggang apat na taong gulang para po sila ay mabigyan ng kaukulang programa at serbisyo upang sa ganun maging malakas, masaya at malaya po ang mga Samabadyaw na kabataan. Jing, alam mo ba na ang Salin Lahi ay nagdulot ng magandang resulta sa mga nasabi kong rehiyon kanina sa Region 3, 4A at NCR? Nabawasan ang bilang ng mga batang Samabadyaw na namamalimos sa kalsada. Bumaba ang kaso ng mga malnutrisyon at tumaas ang bilang ng mga bata na nagtuloy-tuloy hanggang elementary. At Jing, pinipilit din ng DSWD na maabot, no, ang mga programa ng gobyerno sa ating mga katutubo. Tulad ng mga dumagat, mga AITA, meron kaming mga programa pa rin na para sa kanila. Ito ay ito, sa pamamagitan ng Pantawid, Pamilyang Pilipino Program, na ang tinatawag naman ay yung Modified Conditional Cash Transfer, na ang target naman nito ay mga nasa geographically isolated and disadvantaged areas ng mga katutubo. Siyempre po, kasama po ng mga serbisyong ito ay yung pagtuturo din sa mga bata kung paano po nila mapoprotektahan yung kanilang mga sarili. Paano po natin ito itinuturo sa kanila? Tinuturuan ng mga kabataan sa Samabadyaw at ang kanilang mga magulang ng karapatang pambatang katutubo sa pamamagitan ng mga culture-based ECCD modules natin, na kung saan nandoon ang mga forma ng pang-aabuso, saan lalapit kung ito ay naranasan, at tinuturuan din yung mga magulang kung paano protektahan ang mga bata laban sa karahasan. No, tinuturuan din ng mga magulang kung paano itaguyod ang isang mapagmahal at non-violent na family at community. Ito ay ayon sa mga batas na international at saka local para sa mga katutubo. Ang Kalaisids Program ay may mga alituntunin na sadyang nakalaan para sa mga katutubo upang masigurado na ang mga proyekto especially designed to address their needs and to ensure the interventions they receive are culturally responsive, acceptable, and sensitive. Also, since the program promotes inclusive growth, all members of the community, including children, are considered in developmental decision-making. Ang Kalaisids Program ay isang programa na ang layunin ay wakasan ng kahirapan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapangyarihan sa mga mamamayan na makibahagi sa pagpaplano, pagdesenyo at pagpapaunlad ng proyekto na makatulong sa kanilang pagunlad. Ginagamit nito ang community-driven development na teknolohiya sa pagpapatakbo ng mga proseso kung saan ang mga mamamayan ay binibigyan ng kapangyarihan na magkaroon ng control sa pagdedesisyon sa kanilang kayamanan. Nais kong ibahagi na ang Sustainable Livelihood Program or SLP ng Department of Social Welfare and Development or DSWD ay isa sa mga programa na maaaring ma-enjoy ng mga bata at ng kanilang mga pamilya. So ano nga ba ang SLP? Ang Sustainable Livelihood Program or SLP ay isang programa ng DSWD na naglalayong maitaas ang antas ng pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga serbisyong may kinalaman sa pagpapalakas ng kanilang mga kakayahan, kaalaman, at karanasan tungo sa isang kapaki-pakinabang na pagninegosyo, kabuhayan, o trabaho.
Ang Sustainable Livelihood Program ay nagbibigay ng suporta sa iba't ibang klase ng hanap buhay sa pamamagitan ng dalawang pangunahing tahakin o program tracks. Para sa pagninegosyo, nariyan ang Micro Enterprise Development or MD track. Para naman sa pagtatrabaho, nariyan ang Employment Facilitation or EF track. Nilalayon ng MD track na tulungan ang mga kalahok sa pagsisimula, pagpapatuloy, at pagpapalawak ng kanilang mga negosyo or microenterprises. Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagkakaloob ng iba't ibang mga program modalities kung aming tawagin. Nariyan ang pagkakaloob ng Seed Capital Fund, ang Skills Training Fund, at ang Cash for Building Livelihood Assets. Nilalayo naman ng EF track na ihanda at suportahan ang mga kwalipikadong kalahok sa paghahanap, pagpasok at pananatili sa mga kapakipakinabang na trabaho. Ilan sa mga gawain ng EF track ay ang pag-ugnay ng mga kalahok sa mga potential na employers, pagdadaos ng technical at vocational na training at iba pa. Katulad ng MD track, meron din tayong mga program modalities para sa EF track. Ito ay ang pagkakaloob ng Skills Training Fund at ang Employment Assistance. Ngunit paano nga po ba makakasama o makakasali sa Sustainable Livelihood Program? Meron po tayong tatlong hakbang. Una ay alamin. Maaari po kayong bumisita sa City or Municipal Social Welfare Development Office na nakakasakop sa inyong lugar at makipag-ugnayan sa nakatalagang SLP Project Development Officer or SLP PDO tungkol sa mga schedule na mga gawaing may kinalaman sa SLP. Pangalawa ay dumalo. Tiyakin na makaka-attend sa schedule ng mga SLP activities na naibahagi sa inyo. At ikatlo, makilahok. Ito ay pagpapadaloy ng nakatalagang SLP Project Development Officer sa inyong lugar. Kabilang dito ay ang pagpapaliwanag ng pangkabuang proseso at ang iba pang mga gawaing may kinalaman sa potensyal na proyektong pangkabuhayan. Bagamat hindi direktang patungkol sa mga bata ang layunin ng Sustainable Livelihood Program, masasabi natin na itong programang ito ay meron ding epekto sa kanila sa papaanong paraan. Kung ang isang pamilya ay mayroong maayos at stable na pinagkakakitaan, maaaring ito man ay negosyo o trabaho, matutustusan ng mga magulang ang mga pangunahing pangangailangan ng kanilang mga anak o ng mga bata. Makakatira sila sa isang maayos na tahanan. Gayun din ay masusuportahan ang kanilang pag-aaral o edukasyon. Ma-enjoy nila ang makapaglaro sa kasama ang kanilang mga kababata o ng iba pang mga bata at higit sa lahat, mapagkakalooban sila ng isang maayos na kalusugan. Hello po at magandang araw din po sa inyo, Ms. Jing, at syempre po sa mga nanay at tatay po and teachers na nanonood po sa atin ngayon. Bilang pagpapaigting po no, ng pagkalinga at protection po para sa mga bata at sa kanilang mga pamilya, ang Department of Social Welfare and Development po or the DSWD ay may mga programang direkta pong tumutugon sa kanilang pangangailangan po ano, sa panahon ng sakuna. May mga sumusunod po na programa po tayo. Una po dito ay ang provision or pagbibigay ng food and non-food items, at especially po hindi po mawawala ang pagbigay din po or provision ng protection services mapaloob or labas man po ng evacuation centers. Ang pangalawa pong programa ay ang tinatawag po nating CEPC or the Comprehensive Emergency Program for Children. Ang CEPC po ay provision po ng batas na RA 10821 or the Children's Emergency Relief and Protection Act. Ito po ang kauna-unahang batas sa Asia po na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga bata sa panahon po ng sakuna. So ang programa po, ang CEPC, ay may 8 components na kung saan kabilang po dito ang paniniguro
na may nakalaang evacuation centers or ECs po tayo sa LGUs or sa ating mga lokal na gobyerno. Ito ay upang maiwasan po sana no, ang paggamit ng ating mga paaralan as ECs or evacuation centers during disasters no, na sanhi po ng pagkaantala ng pag-aaral or pagpasok ng mga bata sa klase. Tinitiyak din po ng ating programa ng CEPC na ang bawat ECs or evacuation centers ay mayroong child-friendly spaces or CFS kung atin pong tawagin. Sa CEPC din po, dapat po nime-make sure din natin na may sapat pong mga natatanggap na serbisyo ang mga bata. Basic needs man po ito or medical needs or nutritional needs. Ang kagandahan po ng pag-establish no, ng child-friendly spaces sa evacuation centers, ito po ay nagiging entry point para sa mga bata para mag-express po sila ng kanilang opinions or saloobin patungkol po sa mga desisyon na nakaka-apekto sa kanila. Ang ahensya po natin ay tuloy-tuloy no, ang pagbibigay ng mga nabanggit nating programa. Tinitiyak lang po natin na lahat ng ito ay nakaayon po or sumusunod sa health protocols po ng ating gobyerno. Inaangkop din po sa pulisiya ang bawat component no, upang makatugon po tayo kahit sa panahon ng pandemya. May mga referral pathways din po tayo, mapaloob man o sa labas ng evacuation centers. Andiyan po ang child-friendly spaces para sa mga bata at ang WFS or the women-friendly spaces po para sa mga kababaihan. Maraming salamat po ulit sa pag-iimbita sa DSWD no, para makapag-share po tayo ng mga programa para sa mga bata. Salamat din po sa mga nanay, tatay at teachers na sinamahan tayo sa session na ito. Thank you po! Nakong galing naman, tuloy-tuloy ang serbisyo ng DSWD para sa mga bata at sa kanilang mga pamilya kahit na ganito na panahon ng pandemya. Uy, maraming salamat po ha sa paglalahad sa amin tungkol sa mga programang ito. Talaga pong makakatulong ito sa mga magulang at teachers natin at syempre sa mga bata. Nagsisimula pa lamang yung ating episode pero ang dami na agad nating natututunan mula sa ating mga bisita. At hindi lang yan ha, parents and teachers. Nakita din natin na sadyang may mga bata na at risk sa iba't ibang panganib dahil sa kakulangan ng suporta mula sa mga tao na nakapaligid sa kanila. Eh nakakalungkot man pero buti na lang at may mga mabubuting loob na tumutulong sa kanila para mapangalagaan yung kanilang mga sarili. Isa na po riyan ay ang Bantay Bata 163. Ako po'y bahagi dati ng Bantay Bata 163 bilang program director nito. Ito po ay isang pribadong organisasyon na naglalayong protektahan ang mga disadvantaged na bata sa pamamagitan ng iba't ibang social services. At ngayong araw, malalaman natin kung ano pa ang mga serbisyong ito sa pamamagitan ng ating bisita. Hello! Nice to see you, Miss Jing. Gayun din po sa mga nanay, tatay, mga teachers na kasama natin ngayon. Magandang araw po sa inyo. Mari mo ba kaming bigyan ng overview tungkol dito sa Bantay Bata 163? Kailan pa ba nagsimulang magbigay ng serbisyo sa mga bata ang organisasyong ito? At ano ba ang mga programa? Miss Jing, ang Bantay Bata ay isang organisasyon na naglalayong proteksyonan at pangalagaan ang karapatan ng mga bata. Nagsimula po ito noong 1997 sa isang hotline na may tatlong numero, 163. Ito ay pwedeng tawagan ng mga batang naaabuso o mga concerned citizen na gustong tumulong sa kanila. Ang ating hotline po ay may mga social workers na handang tumanggap ng mga reports ng pang-aabuso at handang tumulong sa ating mga bata para maiwasan po silang mapahamak. Bukod po sa hotline, meron po tayong Children's Village na nasa Norsagaran, Bulacan. Ito po ay isang temporary shelter para sa mga biktima ng pang-aabuso, neglect, o mga bata na kailangan ng panandaliang masisilungan. Bukod po sa Children's Village, meron din po tayong Bantay Edukasyon or Educational Assistance para sa mga batang nangangailangan. Gayun din, meron po tayong community outreach projects kung saan tayo mismo ang nagpupunta sa mga komunidad para maturuan ang mga magulang ng positive parenting at maiwasan ang pang-aabuso sa mga bata
Gayun din, tinuturuan din po natin yung mga kabata ng kanilang mga karapatan. Dahil kung alam nila ang kanilang mga karapatan, ay maaari din po nila itong magamit upang hindi sila maabuso. Holistic po ang pagtingin natin sa pagtulong ng ating mga bata. Kaya po meron tayong iba't ibang programa para mabigyan sila ng higit na kaalaman, gayon din ay matulungan sila kung kasalukuyan na po silang nakakaranas ng pang-aabuso. Dahil po tayo ay nasa isang pandemya, marami po sa atin yung hindi nga makalabas, lalo na yung mga bata. Ayon sa mga statistics, nakakaalarma yung tumataas na kaso ng child abuse. Dumarami din ba yung mga tawag na natatanggap ng Bantay Bata 163? Naho, Miss Jane, tumaas po ang kaso ng mga nare-report sa ating hotline tungkol sa mga pang-aabuso. So, ditong nakaraang quarantine po natin dala ng COVID-19, ay dumoble po ang kaso ng mga nare-report sa atin. Particularly po, mataas ang kaso ng psychological abuse, physical abuse, at sexual abuse. Ito po ay nakaka-alarma dahil po sa pandemya ay talaga pong lumalala ang mga kaso po na ating nakikita at ang ating mga bata po ang siyang nagdurusa. Sino yung mga sumasagot sa mga hotline ng Bantay Bata 163? Mga trained social workers po ang tumatanggap ng tawag sa ating hotline 163. Kaya makakaasa po kayo na sa tamang mga kinauukulan kayo mare-refer para sa kaso ng bata. Bukod po sa hotline na maaaring tawagan ng libre sa landline, pwede rin po kayong tumawag sa hashtag 163 gamit ang inyong globe number. Libre din po ito. Kung nais nyo naman po mag-email, meron po kaming email address, bantaybata@abs-cbnfoundation.com, at pwede rin po kaming makita sa Facebook, www.facebook.com/bantaybata163ph. Pwede po kayong mag-chat doon at marireceive din po ng mga social workers natin ang inyong mga report. Marami na pong paraan para kami ay mapuntahan or ma-contact. Kaya pwedeng-pwede po sa kahit anong paraan na yan. Alam mo, naalala ko nga noon, no, ilan dun sa mga tawag na natatanggap natin sa Bantay Bata ay galing sa mga magulang. Humingi sila ng payo kung paano ba nila didisiplinahin yung kanilang mga anak kasi pag matitigas daw ang ulo, eh napapalo nila. So paano pa natin pwedeng disiplinahin o ano pa bang tips ang pwede natin ituro sa mga magulang para maproteksyonan nila yung kanilang mga anak? Mahalaga ang papel ng whole of government approach. So pag sinabi natin whole of government approach, yung pagtutulungan ng national government agencies, iba't ibang mga local government units at mga civil society organizations. Sila kasi yung instrumento, no, para makapagturo ng ano ang mga dapat gawin ng mga magulang at ng mga bata upang mapangalagaan at maprotektahan ang kanilang mga sarili. So sa local level, no, mahalaga ang papel ng Barangay Council for the Protection of Children or BCPC, no, para matiyak o ma-ensure na nabibigyan ng angkop na edukasyon ang mga pamilya, no, magulang at bata kung paano nila poprotektahan ang kanilang mga sarili. So ibig sabihin, maliban sa ano ang gagawin nila sa loob ng bahay, paano din yung sistema ng pag-uulat kung sakasakali at may mga abuso o reklamo natanggap, no, mula sa kanilang mga pamilya. So importante po yun na ituturo mo natin yun sa kanila. Ano pa ba yung mga dapat at hindi dapat gawin ng mga magulang para mapanatili nilang safe o ligtas yung kanilang mga anak? Ang mga bata, dahil hindi sila sanay na hindi lumalabas, nagkakaroon ng pagkainip, no, o nababagot yung mga bata dahil limitado ang kanilang ginagawa, no, sa bahay. So bigyan sila ng pagkakaabalahan, no, sa loob ng kanilang tahanan. Mas dapat detalyado o specific, no, yung mga kailangan nilang gampan ng responsibilidad, no, sa kanilang bahay para maximize, no, yung oras nila kasama ang kanilang mga magulang. Ikalawa, no,
sa panahon na pinapatupad ang community quarantine, ano, mas madalas na nakababad, no, ang mga bata sa paggamit ng internet, no, particular ang social media. So kailangan turuan muna natin ang mga bata na huwag basta makikipagkaibigan o magtatanggap ng friend request, lalo na kung Facebook yan, sa mga taong hindi nila kakilala. Maganda rin na bigyan lang ng tamang oras, no, sa paggamit ng internet o mag-internet surfing yung mga bata. Ikatlo, sikapin natin na maging mas mahaba ang pasensya, kausapin natin sila ng mahinahon at unahin yung kanilang maling pagkakamaling ginawa. No? Ikatlo, no, magandang maturuan din natin yung ating mga anak ng protective behavior. So pag sinabi natin protective behavior, dapat alam ng bata, no, ano yung mga hindi dapat tignan at hawakan, ano, sa iba't ibang bahagi ng katawan niya ng kahit na sinong tao. No? Kasi, at syempre, ang isa pang bahagi din yung paggamit ng wastong termino ng iba't ibang maseselang bahagi ng katawan. No? Importante na sigurado alam ng bata ang mga bagay na yon para makaiwas siya sa direktang pang-aabuso, no, sa kanya. Ika-apat, no, importante din na sa panahon na ito na mas madalas nating kasama ang ating mga anak, no, dapat ito rin yung pagkakataon na alagaan yung pangangatawan nila. So dapat kumain ng masustansyang pagkain, mag-exercise, mag-zumba kasama ang inyong mga anak. So bahagi na rin ito ng bonding, no, ng family, no, para lang sa gayon hindi naiinip yung mga bata at hindi rin sila nababagot, no, sa araw-araw na nandun lang sila sa loob ng kanilang pamamahay. Eh paano naman kung sa loob mismo ng tahanan nagaganap yung pang-aabuso? Kanino pwedeng humingi ng tulong yung mga bata? Isa panahon na kung sakasakali, Miss Jing, na yung mismong perpetrator, no, o yung nang-aabuso ay nasa loob ng bahay, mahalaga na kung merong access, no, yung bata sa telepono, pwede namang tumawag sa Bantay Bata 160 hotline. Ito naman po ay libre, pwedeng gumamit ng telepono, landline, or mobile phone sa paggamit ng o pagtawag sa hotline natin 163 para makapagreklamo. Ikalawa, kung may access sa social media, meron naman tayong Facebook page ng Bantay Bata 163, pwede magpadala ng personal message doon sa ating Facebook page, no, para maihapag yung reklamo, no. Ikatlo, lahat po ng barangay ay merong Barangay Council for the Protection of Children or BCPC. So merong focal person po doon na kung saan tumatanggap ng reklamo, no. Sa barangay level, meron tinatawag na purok leader, no, na kung saan siya yung kinatawan ng barangay para mag-assist, no, sa mga concerns ng kanyang mga constituents. So pwede rin pong ipaabot ito sa kanila kung alam ng bata o kilala ng bata kung sino sila. Ika-apat, no, na po pwede rin lapitan ay yung mapagkakatiwala ang kapitbahay, no. Alam natin na very limited yung movement, no, sa panahon ngayon ng community quarantine. Pero kung alam natin na ang kapitbahay natin ay mapagkakatiwalaan, pwedeng lumapit ang mga bata sa kanila. Puntahan naman natin yung social media. Alam ko maraming magulang ang may mga accounts. At syempre, proud sila na mag-post ng mga pictures o videos ng kanilang mga anak. Eh okay ba yun? Siguro, Miss Jean, dapat tingnan natin yung may balanse tayong pagtingin, ano, dito sa ganitong usapin. Pero importante din na ayusin natin yung privacy settings, no? Dapat ito lang po ay accessible, no, sa ating mga malalapit na kaibigan at kamag-anak, no? Dahil lalo na ang magulang dapat merong isang antas ng pagkilala o awareness na dapat hindi basta-basta pinopost, no, lalo na yung pictures or videos ng kanilang mga anak. Importante po
na ang mga magulang ay mas maingat at mas mulat, no, na hindi dapat i-post yung mga pictures or videos ng kanilang mga anak. Miss Jean, no, nagpapasalamat po ako sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa Bantay Bata 163. Ang Bantay Bata 163 ay mahigpit na katuwang, no, ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng mga iba't ibang local government units upang pangalagaan, protektahan ang interes at kagalingan ng mga bata. Maraming salamat po. Maraming salamat para sa isang napaka-insightful na diskusyon tungkol sa kaligtasan ng mga bata, lalo na ngayong panahon na may pandemic. Alam po ninyo, marami pong hamon na kinahaharap ang mga magulang ngayon sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Pero nariyan po kami sa Bantay Bata 163 kasama ng gobyerno at iba pang pribadong sektor para patuloy na gawing makabago at puno ng pagmamahal ang pagpapalaki sa mga bata. Mga parents and teachers, marami po ba kayong natutunan sa discussion natin ngayong araw? Good to hear! Dahil lahat po ng mga yan ay para sa inyo at sa mga bata. Lagi po nating tatandaan na hindi tayo mag-isa sa pagpapalaki sa kanila. Nariyan po yung ating mga teachers para tulungan tayong turuan sila ng mga makabuluhang learning experiences. Nariyan din po yung ating mga LGUs, yung mga local government units, at kaagapay po sila ng mga barangay para mapanatili ang ating komunidad na ligtas, malinis, maayos, at suitable para sa paglaki ng mga bata. Di rin po nawawala ang tulong mula sa mga pribadong sektor, lalo na para doon sa mga batang at risk o nangangailangan ng pagkalinga at alaga. Kung tayong lahat po ay magkakaisa para lalo pang mapabuti yung ating mundo para sa mga bata, sigurado po na mas malaki ang balik nito sa atin sa hinaharap. Hanggang sa susunod po nating lesson para sa mas produktibong pagkatuto. Bye! Ang inyong napanood ay bahagi ng proyektong Collaborative Partnership on Early Childhood Care and Development ng Department of Social Welfare and Development, Early Childhood Care and Development Council, Knowledge Channel Foundation Incorporated, Zwillig Family Foundation, at Jollibee Group Foundation. Napinondohan naman ng Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade.